Hello guys, it's Marky and welcome back to my channel. Welcome back to our tutorial or to my tutorial para sa pagbuburda ng damit ng puwan. I know excited kayong lahat para sa part 4 ng vlog 28 na to dahil ito na ang pagbuburda time. Yay! So ito na siya guys, kung naalala nyo sa ating part 3, yung inilatag natin to. So ngayon, be ready dahil buburdahan na natin sila. Buburdahan ko na sila. Natin ako ng natin, sa pag-i-edit ko, narinig ako, natin ako ng natin, eh wala naman kayong pakialam. Ako lang naman yung gumagawa. Okay, so guys, ano yung mga kailangan ninyo for this? So, wait lang. Okay guys, so ano yung mga kakailangan ninyo para maborda nyo to? Alam po namang familiar na kayo sa mga materials na to. Dahil kaliwat kanan sa internet marami nagpo-post ito, but let me be specific para sa ating specific na project, which is itong itinuturo ko sa inyo. Okay, since this is tabletop, nakikita nyo yung mga detalye niya, maliliit. Okay, so pag maliit ang detalye, kagaya na sinabi ko sa inyo nung nakaraan, you have to choose smaller materials as well. So para mas makini siya iborda. So look at this one. This is 1mm na flat thread. Okay, merong 2mm dito. Well, you can use 2mm na flat thread para sa bigger details. Okay, but see to it na kapag maliliit talaga, like for example, sa dahon na to. Ayan, kung ipa-flat thread nyo siya, use this kind of size ng flat thread. And then, eto, we have caramelo or inuod or kung ano man yung uso sa lugar nyo, kung anong pagkakakilala nyo rito. At alam ko namang alam nyo to, kakailanganin natin to. Okay? So, ang size nito is 1mm. And good na siya para sa tabletop. Pagkatapos, medyo malaki yung available na corrugated namin. Yung corrugated, nagamit na natin to nung previous episode. Corrugated, pero kung meron kayong mas maliit, better. Tapos meron kaming mga pang-effects dito. For example, this one is crinkle. Ewan ko kung naaalala nyo, nagsasabi ako ng mga words na effects. Ito yon, mga pang-accentuate. Okay, panglagay ng texture. Para hindi boring, para hindi dry. Okay? Or you can use caramelo na shiny. Kasi itong caramelo, I forgot to say, sorry. Choose yung matte gold. Okay? This one is the shiny one. Please know the difference. Okay? Eto, metallic fine thread. Minsan lang ako gumagamit nito and personally, hindi ko siya masyadong paborito. But you can use this, okay, para sa tabletop. Siguro mga 5 strands above. Depende kung ano yung gusto nyong kapal. Pero tip lang, mas manipes, mas makinis siya yung borda. Yan ang mga kailangan ninyo ng mga metallic gold thread, eka nga na tinatawag nila. And of course, kailangan natin ng panahin natin ulit, kagaya nung nakaraan, alam nyo na to, karayom, kunting, at saka, kakailanganin ba ito? Hindi. Ayan, para makapagsimula tayo magburda. Okay guys, I will assume na hindi pa kayo nagburda, na it will be your first. So ang gawin muna natin, dun muna tayo sa madali, para makondisyon yung mga daliri ninyo. Dito muna tayo sa may pinaka trimmings. Hindi pa to solid na burda. Okay, so ano yung mga kailangan natin para sa trimmings? Okay, yung corrugated natin. Natin na naman ako. Itong corrugated, pagkatapos, ikat nyo lang. Tabi nyo, nang hindi nagkakabuhol-buhol. And then, pagduktungin nyo yung dalawang dulo. Yan. Doble na siya, di ba? Ngayon, ang simulan natin, itong mga scallops na to, guys. Okay, bakit ito yung kailangan natin simulan? Kasi para yung mga endings nito sa dulo, matatakpan nito pag inilagay na natin itong isang diretsyong haba na to. Kailangan natatakpan nyo yung mga dulo-dulo. For example, itong dulo na to. Since dito tayo nag-start, di ba? Nakita nyo may lumagpas dito sa may pinakadulo na to. Para ma-cover nyo siya, unahin na natin yung scallops. That's what I mean. So, ganun lang gawin nyo. Ayan. Okay, tapos lapitan nyo lang ang tusok. Kagaya ng tinuro ko sa inyo nung nakaraan. Pag malapit ang tusok, mas madali i-bend. Remember? And then, sundin lang yung ginawang running stitch para maging palatandaan natin yung design. And just be faithful sa may pinaka running stitch nyo kasi pag yan ang sinunod nyo, hindi kayo maliligaw. At least kaparehong kapareho pa rin nung sa may pinaka kinawa nyong design. Ngayon, pihit. Yan. Ayan guys, oh.
mula sa pagkakaganyan, ipihit nyo lang. Mahirap ha? Hindi, madali lang yung burda. Nahihirapan lang talaga ako na may camera sa harap ako. Ayan, tapos ipipress nyo lang, tulungan nyo lang ng daliri nyo. Kung piling nyo ayaw sumunod, press nyo lang using your finger. Ayan guys. So isa pa, para somehow lock na rin nung pinaka burda nyo. Meron kayong option, pwede nyo siyang putulin or pwede nyo ibalik. Kung puputulin nyo ito guys, masyadong magiging matrabaho. Tapos parang nagsasayang kayo ng materyales, so maglalagay kayo ng maglalagay na excess sa dulo kagaya nitong pinakauna na to. So might as well, ibalik nyo na lang. Ayan. Tapos maglagay kayo ng somehow new space sa may katabi niya. Ayan, sa akin itinuso ko siya in between para hindi masyadong abrupt yung pagsasama at paghihiwalay nila. Ayan. Ayan, nagsama sila ron. Then paunti-unti na silang maghihiwalay. And then, tusok lang ulit. Okay, i-guide nyo lang yung corrugated. Ipipress nyo lang ng daliri nyo. Pagka parang kumakawala siya, pag ayaw niya sumunod. So yun guys, sana nakuha nyo yung paglalagay ng scallops na corrugated dito sa may palda na to. Kung may questions kayo, hindi ko masasagot sa ngayon. Okay. So guys, ayan ha. Dulo na ako. Para hindi na kayo magputol, idiretso nyo na mula dito. Baluktot nyo na lang yung corrugated nyo para iyan yung pinaka-ididiretso natin dito. Okay? Pati pakita mo nga po sa kanila. Hindi ako. Ayan guys, so idiretso nyo na. Pero situit na babagsak siya sa ano nyo ha, sa running stitch nyo ha. Kundi may chismis yan. Oh no! Ayaw natin ng chismis, di ba? Ganun din, malalapit ang tusok. Tapos pag nandito kayo sa pinakadulo na to, yung may matambok na yan, ipatong nyo na lang siya sa ibabaw. I mean, ipatong nyo sa ibabaw, nakasagko. I mean, nakaganyan, no? Nakaganyan. Hindi, naka-overlap. Pag naka-overlap, tatambok eh. So, sunod nyo na lang siyang ganyan sa may pinaka-ibabaw. Na-imagine nyo ba kung pinutul-putul nyo kanina? So, mangyayari niyan, kurikurikong. Sorry. Tapos ayan, pag nakita mo yung medyo nakabukang ganyan, eto, nakabuka yan, di ba? Sarado mo yan. Ayoko ng ganyan. Bawal sa regalo yan. Pwede mo siyang isaradong ganyan. Hulihin nyo. Huli. Di ba? Somehow, sumarado na siya. Tapos pasalupsop pag gano'n. Ibig sabihin, patagilid na gano'n. Para talagang ma-embrace niya yung ma-embrace. Ayan. So ito na tayo guys, konting kembot na lang. Basta takpan nyo lang to. Ayan, buhol. Okay, nakabuhol na siya. Cut nyo ang corrugated, sagad. Hindi masyadong matalim yung bunting, napahiya ako. Okay, set aside ang tira, magagamit pa natin yan. Ngayon, I have to choose between 2mm and 1mm flat. But I have a feeling na yung 2mm yan. That's right. Yes, 2mm. Parang mas magandang binanig, no? Congrats!
matututo kayo magbinanig din. So, sige guys, magbinanig tayo. Gagawin ko itong binanig. Instead of 2mm, gamitin natin is 1mm. I will be using 1mm flat. Please remember na same lang ng application yan dito sa ating sleeves at dito sa ating blouse. Okay? So, lahat ng ituturo ko dito sa inyo, same na same ng application dito sa tatlong to. Okay? So guys, tusok muna ulit. Tusok tayo. Okay, si flat. Ayan. Ayan si flat. Para hindi nyo makita yung dulo ni flat, ibalik nyo siyang paganyan. Kita nyo? Mula ganyan, ibalik nyo siya. So parang yun na rin yung pinakalock ni flat. Okay? Tapos ngayon, tumusok kayo ng same ng tusok natin kay corrugated. Pero, in between doon sa mga natusok nyo. Remember yung mga tahi nyo na yan. Itong mga to. Ayan. It would be perfect kung gagawin nyo siya na halos pantay-pantay. So ngayon, ganito ang gawin ninyo. Itusok nyo siya in between para makita nyo yung pagkabinaneg na style. Ayan. Dito sa kabilang side. Ayan. Tapos guys, para hindi kayo makitaan ng tela, medyo ipatusok nyo siyang paganon. Okay, ipapasok dito sa kanyang kapila. Pero wag masyado. Ayan, alalay lang. Ayan, patusok nyo siya ng ganon para pababa yung kapit niya. Nakita nyo yan? Kasi kung itutusok nyo yan ng padiretso, may tendency na lumabas yung tela nyo. Remember, si binanig, kinocover niya talaga ang tela. Ayan o, nakatagilid to, diba? Hindi siya nakaganon. Nakapasok siyang ganyan, o. Ganun lang ang gagawin nyo sa isang kabuuan na to. Magandang exercise to actually condition your fingers or your hands para sa ating mga solid na borda mamaya. Pang malakas ang solid na borda. Guys, sorry, hindi ko napansin. Matatapos na pala. Pagkatapos ngayon, dire-diretso ako ng kabuborda at nalibang ako. Wala na, na-reach na pala natin yung pinakaginawa natin na running stitch na pala tandaan. So, I'm really sorry guys. So, ganun din naman eh. Kung gusto niyo magbanig, actually, same process ang ginawa natin. Remember, the corrugated, and then flat, and then corrugated again. Yun na yun. Kung gusto mo, flat ulit, corrugated, idiretso mo na lang siya. Hanggang makarating ka dun sa ring light. So, sa ngayon, tatapusin ko to. Pagkatapos nun, gagawin natin yung sanga. Let's build the structure first, okay? Para andun yung mga kakapitan ng bulaklak, kakapitan ng mga dahon. Basta kailangan makita na muna natin yung figure nitong design na to. So, ganun lang din, guys. Simulan natin sa gitna, ayan. Di ba, nakabuka pa yan? Ito yung usapan natin nun eh. Kasi para mapailalim pa natin tong corrugated. Ayan, guys. Alam nyo na to. Parang isa may simula natin. Ayan. Okay, naitago nyo na siya. So, going up, dire-diretso lang din naman yung na ganyan. Ganun lang din naman ang tusok. Eto guys, may option to. May option yan na pwedeng lagyan ng cotton, as in cotton na ganito. I-explain ko na rin naman na ngayon, pata lang dito tayo sa sanga. Cotton na ganito, tatahin mo dyan na ganyan yan, at saka mo itatahin yung corrugated sa ibabaw. Siguro, pwede nyong itry. Alam nyo naman na to kung paano gawin eh. Pero sa akin, hindi ganun yung ginawa ko. Remember, ang usapan natin ay basic. So, ginagawa ko yung basic na pagtatahi kahit sa sanga. Actually, this one is good na ha. Maganda na to. Guys, nakita nyo yung dulo nito. Ito, yung kay Coffee Bean. Since madadaanan nyo siya, isama nyo na siyang matatahi dito sa corrugated na to. I-unite them. Ayun na guys, oh. Kasi ang purpose nun, itong si Coffee Bean, part siya nitong isang malaking stem na to. So, hindi mo po pwedeng lampasan lang siya, tayaan siya naghihimulmul sa gilid. Oh no! Again, imagine nyo kung may Manila paper at saka tracing paper sa ilalim niya.
susundutin yun ng susundutin ng chani, yung ilalim ng corrugated. Kasi natatanaw yung tracing paper o kaya Manila paper. Naku po, napakatrabaho guys. Paluluwagin nyo ang mga binurdan nyo. Yung mga naka-align, madi-disalign. Para lang masungkit ang pinakamimithi yung Manila paper at tracing paper. Para lang luminis yung burda nyo. So, this is the advantage na itinuro ko sa inyong paglalatag. Okay, so nasa dulo na tayo. So, ganun lang din. Itusok nyo siya. Ayun o, sa ilalim na ako ng petal na yan tumusok. Ayan. Nandun na siya sa ilalim. Tapos, tusok ulit. Ayan, tusok. Balik nyo yung corrugated. Ayan guys. So, nakabalik na siya. So guys, ayan. Natapos ko na itong dalawa. Same process din naman siya. Pero na-realize ko, kailangan ko i-explain sa inyo yung other side dito. Okay? Di ba sabi ko, inner lang naglagay ng palatandaan? So ano ibig ko sabihin sa inner lang? May ganito yun. Ibig sabihin, ito yung magiging basis nyo sa may sanga. Bakit hindi na ako naglagay ng ending nung parang close kagaya nito sa kagaya nito? Para hindi na magbakba. Kasi minsan hindi dito nasa sakto eh. Pag ginuhit mo lang. Siyempre, hindi mo naman matatansya yung saktong guhit talaga. So, para safe, eto, safe to actually in a way, itong ginawa ko. Ayan guys, pakapusin na siya pabalik, pero ibalik nyo para hindi sayang. Ayan guys, so yung dulo of course, alam nyo na yan. Para hindi maghimulmul. Ayan guys. And then, naalala nyo itong excess natin na ito kanina. So, kakasya pa siya dyan. Actually, sasobra pa siya ulit. Ayan guys. Magpapalit na ako ng sinulid pero ilak muna natin ito. Duktungan. Igapos nyo yung himulmul na yan. Ayan. See? Magic. Hindi na siya halata, di ba? Okay guys, ganun lang gawin nyo ha. Nasa pagduduktong lang yan, hindi mahalata yan. So lako lang to, and then tatapusin ko na to, and then see you, tuturuan ko kayo mag-flat. So guys, itong mga maluluwag na to, mga hindi natin hinigpitan nung naglatag tayo, higpitan nyo na sila lahat ha. So, yun yung point. Kaya kailangan nakaangat muna sila para at least yung mga dulo ng corrugated nakatago. And then, ito yung mga petals na to. Yan, ipaglalak nyo na yan at magpa-flat na tayo. So guys, isa sa mga gawain sa pagbuburda ay ang distribution of threads. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, para magkaroon ka ng palatandaan kung anong ibuburda mo sa isang detalye. Since tapos na tayo dito, itong mga basic na to ng corrugated at saka ng flat thread, so ngayon si Bulaklak, anong gusto mong mangyari dyan? So, dito tayo magsimula. So ngayon, ang plano ko ay nadyan to ng flat thread. Ayan, F. Lahat ng letter F na makikita ninyo, that means flat thread ang ibuburda dyan. Okay? Now, ano yung detalye sa labas? Nadyan natin siya ng karamelo or ng inuod. C stands for karamelo. F stands for flat. So there. Okay, so alam nyo na kung anong ibuburda nyo dyan para hindi kayo malito. Okay, now, uunahin ko magturo ng flat kasi dapat flat ang inuuna bago karamelo. Sensitive ang karamelo. Madali siyang masira, madali siyang ma-disalign dahil para siyang spring, nagra-run siya. Para hindi mangyari yon, to make things safe, unahin nating mag-flat. Lagi nyo tatandaan nyo na pag ang detalye nyo, flat at karamelo magkadikit, unahin nyo lagi ang flat thread. So ngayon, magburda na tayo. Pakita mo nga sa kanila to. Ayan. Kadalasan sa ganyan, magkidkid ka lang. Bato mo sa labas. Excuse me. I am busog. Thank you, Lord. Ayan. Dito muna tayo sa una na to. Higpitan ko muna. Sa kayong mga katabi niya, maghigpit ka rin. Pag-aangatan yan, pag-anatusok mo, nadamay mo. So para safe ang detalye nila, igapos nyo agad. Okay guys, ganito magsimula ah. Tumusok ka sa may pinakadulo na to. Yan.
And then, maglagay ka ng space na kasing lapad ng flat bread. So, pagsisimula mag-flat, ganito lang ang gagawin nyo. Ayan guys. Ganyan ang gawin nyo sa simula. Situit na nasa dulo siya, ha? And then, baluktot. Ayan. Tapos, tumusok lang kayo dito sa dulo na to. Sa kabilang side ng detalye. Hatak. Tapos, tusok ulit. Nakasintaba nung flat kanina. Nung simula natin. Yan. Yan na yung start nyo. And then, punin nyo siya pabalik. Ayan. Kailangan nyo siyang i-guide ng kamay nyo. Ayan guys. Tusok. Ayan. So guys, yung tusok na ilalagay nyo, as much as possible, kasing taba lang din ng flat. Kasi yung flat na pipigtas kapag masyadong makipot. So kagaya nito. So tumusok ka ng pa-downward para mag-move siya. Pero lagi kang mag-aalat ng space na kasing lapad ng flat. Aray ko, tusok ako. Ayan, nakapagsimula na tayo. Mag-move na siya. Ibang view naman. Sa lupsop sa binakaslan pa loob yan, sa support lang nito yung daliri na to, support, pero huwag nyo hahatakin, ha, nakasupport lang kayo, hatak sa ilalim, okay, hatak ng may suporta, kasi in that way nagaguide nyo si flat thread sa dapat ng kabagsakan. Pasalupsop ulit, suporta, hatak sa ilalim, hatak. Yung hatak na yon, yun yung nagpapahigpit sa borda guys. So dahil wala na akong sinulid, lako lang to. Para mahigpitan nyo rin yung mga karton sa paligid, dito na kayo mag-lock. Itusok nyo na yan sa mga karton sa gilid nyo. Yan. Double purpose na yan. Na-lock nyo yung borda nito, na ilalock nyo pa yung karton sa paligid niya. Nagbuhay ng ilalim. Okay, take two. Ayan guys, konti na lang. Medyo challenging na siya kasi tutuso ko na sa pagitan ng dalawang flat at dapat maingat, otherwise masisira yung katabi niya. Guys, patapos na tayo, ha. Inaantok na ako. Pagkapababa, medyo kiputan yung tusok. Mabagsak ng malala ang flat. Baka lumabas ang karton. So, yun ang iiwasan nyo guys. Lumabas ang karton. And I would not ask you na magburda ng ganto kaganda kagad. O kaya ng flat na dikit or flat na dikit-dikit. Kasi it takes experience para magawa yun. Basta makuha nyo itong tamang burda, papunta na rin yan sa pagandang burda. Lalo kung lagi nyo napapractice. Ayan. So, pwede kayong mag-lock sa gitna.
then putol. Sagad lang din guys. Then tupi nyo yung nasa dulo na pinaka-usli. Ayan. Since makintab ang flat thread, kailangan nyo siyang dikitan ng something matte para meron siyang contrast. Okay? And I would like you to know guys, never akong nag-put ng gantong kasa-shiny sa mga major details sa produkto ng Regalia. I only use this or we only use this pang effects saka pang accentuate. Kung kilala nyo yung Regalia, napapansin nyo sa mga posts namin, most of the time, flat and inuod lang ang ginagamit. Kasi silang dalawa pa lang, bongga na ang combination. So, bilang si Regalia ang nagtuturo sa inyo, okay, ang ituturo ko after ng flat is letter C as in caramelo. Merong dalawang way ng pagkat ng caramelo. For example, ako, magbuburda ako, ang gagawin ko, ganito. Yan. At sa ako, ikakat na yan ng ganito guys. Magkakat na ako ng ganyan. Yung tansya ko na papasok sa detalye. So para dire-diretso, ganun ang ginagawa ko. Pero sa inyo, I suggest, lalo na kung nagsisimula kayo, sukat-sukat. So hatin nyo to, cut ng karamelo, nasa ikarayon, ayan. Guys, sa gitna ang simula ng karamelo, okay? Kunin nyo yung direction. Tingnan nyo tong detalye na to. Ayan. So ang detalye niya, paganyan yung petal na yan. So kunin nyo dapat yung direction niya. So ayan yung gitna niya. Okay, so kung maglalagay kayo ng karamelo, hindi pala nakikita, sorry. Ako rin kasi yung nagbibidyo. Ayan. Kung maglalagay kayo ng karamelo, ito nga maghawak na. Okay, huwag tayo dyan. Dito na tayo. Napahiya na ako rin eh. Kung etong detalye na to ang gagawin, kunin nyo yung direction niya. So, direction niya is eto, downward. Pero sa paglalagay ng karamelo, dapat ganyan ang maging itsura ng karamelo nyo. Yun lang. Simula natin sa gitna. Sukat. Isusot ang karamelo sa karayom. Ayan. Bago nyo itusok sa kabila, ayan, i-measure nyo ganyan. So, feeling nyo, mahaba siya ng konti. Hindi, sakto yan. Kasi, papasok pa yan dito sa may pinakagilid ng karton na to at sa gilid ng karton na to. Okay, kunin natin yung pagkapantay nito, itusok nyo at yung ganyang kaliliit na karamelo nagsishrink. Okay, ayan guys, ayan siya. So ganun lang, dire-diretso na. Ito. Kumuha kayo ng same measurement nito. Okay, gunting. Ayan. Para hindi kayo magkamali. Hindi kayo masasayangan ng karamelo. At hindi sobra o kulang yung magagawa nyo sa borda nyo. Don't worry, makakabisado nyo rin yan. Yung isang tingin nyo palang alam nyo na yung cut ng karamelo na dapat nyo gawin at hindi nyo na kailangan magsukat. Hatak. Nagsishrink ang karamelo guys. Ayan. Okay, so tatapusin ko lang. Hirap na ako sa position ko. Pakita ko sa kanila position ko. Baka ganun ako, nakatingin ako sa kabila ng camera. That's for you guys. And then, wow! So guys, maganda rito na ipasalupsup nyo rin para at least nagkakaroon siya ng gulma. Parang pumapasok yung karton, tumatambok pa yung karton. Ayan o, di ba? Kesa yung sapad na sapad. When I say salupsup, imbis na ang tusok nyo, diretsong ganyan, ipaslant nyo papasok. Salupsup. Okay? Yun! Nakakuha rin ang zoom. Check
Tadang! So, ganun na din ang gagawin sa lahat ng letter C. Okay, ganun ang gagawin, ha? Woo! Gulat ka, no? Okay na to. Hindi pa okay yun. Kaya sakit ng kilikili. Buti nga sa'yo. Ayan guys, nakaisa na tayo, kitang kita po, ganda po no? Ayan, lock lang ulit tayo sa gitna. Since naituro ko na sa inyo to guys, baka gawin ko na rin tong mga to. At least alam nyo na ang dapat gawin, ang technique, kapag mga dire-diretso lang na ganyan. Diretsong flat, diretsong caramello, diretsong flat, diretsong caramello. Okay, so same lang ang gagawin nyo. Distribution ng threads, sulatan nyo ng ballpen, flat caramello, flat caramello, flat caramello, para hindi kayo malito. Ganun lang din yung gagawin nyo sa dalawang bulaklak. Okay? Hello guys! After so many days, finally nakabalik ulit sa pagbuborda. Look! Inuna ko na yung mga bulaklak. Ayan, itong dalawang bulaklak na natitira. Ito yung natapos natin last time. Plus itong sa sleeves at saka yung sa trimmings nila. Kasi alam nyo na ang gagawin dyan. Na-explain ko na lahat yan. Puro pababa yan. Natutunan nyo na yan. So ngayon magpunta tayo sa paliko na to. Gusto ko to flat. Tapos ngayon, paano dapat burdahan yung ganyang lumiliko. So guys, pagka ganyan, lagyan nyo na ulit ang direction para hindi kayo marito. Dapat papaganyan ng flat nyo yan, no? Naiipon lang sila dito sa bilog na to, yung mga ganyan. And then finally, makakamove na siya ang sarili niyang movement. So ganyan itsura niyan. Magsisimula tayo sa paha lang hanggang sa makaligo na siya dito. Gets nyo? So sige. Simula natin dito. Ay, hindi ulit nila na ako dito. Sige, kung makabila ka pa dito. Yan. Ayan guys, ganyan. Hindi kita eh. Sa ibabaw, ayan. Mas kita? Ayan guys. Tapos, ayan. Paki nyo lang siyang pag-anon. Tapos guys, ang sikreto sa ganyan, kailangan maging faithful kayo. Hala, natahi yung mic. Oh no! Ayan guys, ang sikreto dyan, maging faithful kayo sa karton. Lagi kayong tutusok sa tabi ng karton. Ayan, so, nasimulan nyo na. Kahit papano, hindi siya kumanto. Circular ang shape niya. Tusok sa katabi. Tusok ulit. And then, sa karton. Saan nagbubundong ilalim sa electric fan? And guys, tusok lang kayo ulit dito sa side na to. Dito. Ayan. Laging nasa likod ng flat na yan.
Ayan guys, nakikita nyo sumishape siya. Lumiliko rin si Flat. Para makapag-flat kayo ng maayos at saka ng matino, ganun lang ang sikreto ron. Kapag lumiliko ang detalye, kailangan lumiliko rin yung materials nyo. Saglit lang ha, nagbuhol yung ano, sinulid. Ayan. See? Laging sa likod nito ang flat na to ha. Para hindi kayo mawala, lagi lang sa likod nito. Tapos ito yung nagmumove pa gano'n. Tingnan nyo, mukha na siyang pamaypay. Kayo mananatili kayo rito. Mananatili kayo yan hanggat hindi kayo nakakaligo sa part na to. Okay? Tapos ito may tendency ng mahulog yung flat. So yung tusok nyo sa katabi na ito, itong flat na to, medyo lapitan nyo lang. Mga ganyan, para konting move lang siya. Para hindi mahulog. Kasi pag nahulog yan si flat, ang mangyayari dyan, lalabas ang karton. Chismis yun. Guys, subukan natin sa ibang view guys ha. Subukan natin sa side na to. Kasi ang hirap ng shot eh. Nawalay karayon ko. Guide mo lang siya guys. Ayan. Actually, ang kinaganda kay flat, nagaguide nyo kung saan siya babagsak. Baka tulad na ito. Ayan o. Atake nyo na siya kung saan nyo siya gusto bumagsak. Ayan, dapat sa katabi niya. Pero nagmumove. Ayan. Kita nyo guys. Ito paliko na, nag-iipon na. So guys, pagka ganyan, tumusok na kayo papalayo dito. Away na. So ganito yun. Kasi nakatumpok na sila ron eh. Ayan o, nakita nyo? Umoverlap na siya. Sumasabay na siya sa liko. Somehow, nagmumukhang natural yung liko niya. Ayan, guide nyo lang kung saan siya dapat pumagsak. Guys, nairaos na natin yung paliko. Actually, isa to sa mga matagal kong natutunan. Yung mga lumilikong flat na yan. So, mainam guys, I suggest na pagka nagbroda kayo ng ganito, mag-practice muna kayo. Gumawa muna kayo ng isang paliko. Huwag nyo muna i-direct sa detalye ng gagawin yung damit. Mag-practice muna kayo pagka yung mga ganitong paliko. O madali ito kapag yung mga fine thread ang gagamitin nyo. Metallic fine thread, or yung Rotex yung ginagamit sa synthetic, o kaya yung batak karamelo, yung karamelong hinatak. Pero pagka flat, ayan, medyo mahirap siya. Pero kahit alin ang gamitin nyo, fine thread, metallic, Rotex, o batak karamelo, actually, same principle yung ganito. Dapat umiikot din kayo sa pagbuborda. Ano ba nangyayari sa'yo? Hindi kayo ba naniniwala sa sinasabi ko? Hindi kayo ba naniniwala sa sinasabi ko eh? Ayan guys, nakita nyo yung paliko? Diba? Ayan, ganun ang style dyan. Otherwise, makikita nyo yung mga karton o kaya isang buong flat na nakaborda, literal. Na hindi natatakpan ng kapwa flat kasi mali yung way ng pagbuborda. Oh no! Sana nakita nyo yung buong proseso. Alam nyo, gustong-gusto kong makita nyo bawat galaw ng kamay ko, bawat galaw ng sinulid. Pero minsan, ang hirap talaga sa camera. Nakita nyo naman lahat ng angulo ginalawa na namin. Tumuwag na ako rito habang nagbuborda, may camera sa mukha ko, kala nyo ba? Yung mga panahong nagbuborda ako, sa camera ako naka-base. Doon ako nakatingin sa screen para lang makapagborda ako. Kasi gusto kong makita nyo nung pinakamakikita nyo at siguradong matututo kayo. So guys, ayan, patapos na. Hanggang sa may dulo na to, tagaan, mag-e-end ang flat na ng diretso. Okay? That's the reason why kailangan natin siyang sundin na gano'n.
dito rin pabagsak yan, padiretso yan. So, kailangan nyo lang mag-ipon. For example, dito, nagsiksikan kayo sa part na to, medyo buka dito sa part na to sa tusok. Nung lumiligo na dito, sumikip na dito sa loob, bumuka na sa labas, puro pabuka na. Tapos puro pasikip na dito sa may loob na para pumantay. I-adjust nyo lang ang tusok nyo. Kasi sabi ko nga sa inyo, nakokontrol ang flat. Basta tama yung tusok nyo, makokontrol nyo yan sa burda, magagawa nyo ng tama ang isang detalye. Okay guys. Charot lang. Ito, itong detalye na to, kailangan nyo siyang simulan dito, sa part na to. Walang ibang way, hindi kayo pwedeng magsimula rito. Pag nagsimula kayo rito, magbuburda kayo pa ganyan, hindi nyo mahahabol tong part na to. Ito yung crucial na part. Dapat dito kayo lagi magsimula, kagaya ng tuso ko, kagaya ng ikot na yan, oh. Ayan. So, finally, okay na tayo. Saka na natin ikabit tong detalye na to, ha. Okay, sa ngayon, gusto kong ituro muna sa inyo to. Higpitan muna natin, guys, yung detalye. So, paano magiging diskarte natin kay Caramelo? Ganto, guys. Susundan natin yung direction niya. Dalawa silang magkaibang direksyon. So ngayon, gumuhit ka ng diretso dyan. Yung diretso na yan, ganito gawin niya. So guys, bubuoy natin. Kung iniisip nyo, ikakaramelo natin to, isang buo nito, pagkatapos isang buo ulit ng kabilang side, hindi. Yung part na may pinakamaghihiwalay itong dalawang dahon, nakita nyo to? Kung saan may pinakaguhit na ball pen, buuin natin siya. Kaya, ipantay nyo ha. Yan, isang buo. Paghahatakin nyo yung sunulid sa ilalim, suportahan nyo ang daliri sa ibabaw. Para inailalagay nyo rin siya sa pwesto. Yan. Letter V na siya. Pag nadi-disalign, ayusin nyo lang ng koko guys. Ngayon, magpunta na tayo dito sa ibabaw. Paghihiwalayin na natin sila. Yan, tusok sa gitna. Ayan, suporta. Tapos guys, ang may pinakadulo, para tumuli siya, magdagdag na lang kayo ng maliit. Yan guys, tumulis na siya. Okay, lagi lang add ng maliit kapag hindi pa siya tumutulis. Okay, dito na tayo sa kabilang side. Buuin na natin siya. Buuin ko na siya. Hilig ko sa natin. Tusok lang sa may pinakagitna. And then same process. Ayan guys. Good morning guys. Tapos ko na ito. Yung last time na ginagawa natin. Ayan. Para silang nakainuod. Yung mga effects hindi ko pa nailalagay. So ngayon guys, ito ang burdahin natin. Ito yung sinabi ko sa inyo yung para sa mga antigong stem na kinat.
Tapos ngayon, ang ibuburda natin dyan ay flat. Commonly, makikita nyo na flat ang nakaburda dyan kahit sa mga antigong design. Tapos guys, dahil sobrang late ng detalye niya, I will be using a 1mm flat thread para kahit papano kumino siya pag binurda. Eto, gumamit ako ng mga 2mm sa mga detalye na ito kasi medyo malalaki naman yung detalye. Pero sa mga ganito, let's use 1mm. Or I suggest you guys to use 1mm kagaya na ginagawa ko. Alam nyo na simula ng flat, diba? Pero siguro ang tanong nyo, saan sisimulan? Para maganda, simulan nyo sa ilalim. Tapos na yung ating mga flat thread sa stem. Ayan. Wow! Pag-busy itong So, ayan guys. Dito na tayo. Dito na sa dahon. Ituturo ko sa inyo kung ano ibuburda dyan. Para matuto rin kayong mag-fine thread. Eto. So, itong si fine thread. Ayan. 5 strands lang para maganda ang borda, mas manipis, mas malinis tignan, okay? Same principle siya ni flat. Ayan. Basta guys, kunin nyo lagi kaagad yung dulo. Kung matulis, kunin nyo yung tulis ng karton. Tapos ganun lang din, kung paano yung pagbuborda kay flat, ganun lang din naman siya buburda. Ito common to. Metallic fine thread o yung fine thread na Rotex or kung anumang fine thread ang meron kayo. Common din nakikita nyo to sa burda. Ang gusto ko sana ilagay dito sa dahon, to be honest guys, is flat. Eh pero what's new? Anong maituturo ko sa inyo pag finlat ko ulit to? Ito yung bumubuka na detalye. Medyo mas maluluwag ang tusok nyo sa part na to. At medyo mas dikit-dikit dito. Psst! Loud! Psst! So guys, ang mangyayari yan, masikip dito sa part na to, mas malalaki, maluwag ang tusok sa space na to. Kasi ang hahabulin natin yan, pag-ganyan. Hanggang maging pantay na siya dito. Okay? So guys, can you see it? Alala niyo yung drawing ko kanina? Na ball pen? Ayan o, pag ganyan o. Hanggang sa didiretso na siya.
na. Ta-da! Okay, ngayon, itong detalye na to, iba dito siya. So, dahil eto na yung flat, na-realize ko na i-patch na lang siya. Meaning, ibuburda ko siya sa labas. Siguro aware kayo na may mga patching na nangyayari sa isang burda. Tapos na-realize ko, guys, para maturuan ko rin kayo ng bata karamelo, magbata karamelo tayo dito. Para at least meron kayong bagong matututunan. So guys, ito nag-apos ko na. Para tipid tips, isang karamelo. Ayan. I-fold nyo lang siya sa apat. Pantayin nyo para hindi sayang. Siguro kumuha kayo ng isa dito. Kasi gagawin ulit natin siyang limang strands. Ayan. Atake natin. Kupala. Natin ako lang natin. Ayan guys. So, isa to sa mga tipid tips ha. Huwag yung hatak lang ng hatak. Huwag yung panggigilan ng karamelo. Magkano isang kilo niya. Ayan guys. So. Tapos ngayon, paano ang pagburda? So, same principle ng fine metallic thread natin. Kung ito ikakaramelo mo, isimulan mo yan sa gitna. Para gagalaw ka lang pag ano, nahabulin mo lang. Okay? Pero since fine thread siya, or bata karamelo, same principle siya ni flat. Gaganyan ka, maghahabol ka pag ganyan. Ayan. Ha? Napalakas ng hata ko kasi yung camera nasa mukha ko. So hindi ko natatansya na makagalaw ng maayos. Ayan. Kung tingin nyo lang, wag. Para makita nila yung mga ganyan na ano pangyayari sa buhay na. Sabi, hindi naman tingin sa tutorial nila. Ah, eto guys. Sabihin nyo eh. Ayan, tutorial. Kulang naman yung information. Paano pang napigtas? Sinagot ko na tanong nyo. Post ko raw ba yung video? Sabi ko, wag. Para makita nyo kung paano dapat gawin. Then, ganun lang ulit. Simula lang ulit. Pagka ganyan na pigtasan ka, same din niya ng principle sa flat thread, ha? Pero ang fine thread, ang Rotex, hindi mo basta-basta mapipigtas yan. Eh. Pero ito kasi, marurupok tong mga to. Ayan. So, ganyan lang gawin nyo, guys. Parang nagsimula lang din kayo, pero sundin nyo yung flow ng ginagawa nyo. Guys, sorry. Nagunting ko itong nakapatch na hindi pala nakarecord. Akala ko nakarecord. So, ayun na, nagunting na siya. Pero bago nyo guntingin, lagyan nyo muna ng glue sa ilalim. So, apply nyo lang ng glue yan sa ilalim ng bastidor, ha? Sa ilalim ng kung saan may burda. Kasi pagka nahinang siya, may possibility na mag-run yung tahin nyo, matastas din yung burda, sayang. So, I hope gumagana to kasi yung isang panghinang nasa burdahan, pero umiinit naman siya. So, kung meron kayong panghinang or kung low budget, pwede kayong magkatol. Pero yung katol, masyadong masakit sa ulo yun dahil yung amoy niya. Pura lang naman ang panghinang, bumili na kayo ng panghinang, guys. So, ganun lang. Madali lang naman. I hope it gets nyo yun. Tapos yung pagpapatch sa kanya, yan. Di ba? Hindi pa man naididikit, pero tingnan nyo. Diba, it adds texture sa kabuuan ng mga materials na ginamit natin. Yan ang itsura ng bata karamelo. Medyo wavy-wavy siya. Pero may something beautiful sa kanya. Ebe, wow! Ano, diba? Itahin nyo lang yan sa mga gilid-gilid. Pero, sa akin, maganda magsimula sa gitna. Ayan, ikuyabit nyo lang dun. Tama ba yung term? Ayan. Sa gitna ako nagsimula, at least mahahata ko pa yung magkabilang gilid kapag ka may hindi pumantay.
So better kung paano yung tusok nyo sa corrugated, kung gaano ka magkakalapit, ganun nyo rin siya itusok sa patching nyo. Okay guys? So ayan na siya. Isisecure ko pa yan, pero ipapakita ko yun ng buo. Tatapusin ko na siya. And then nilipat na tayo rin. Patapos na tayo. Okay? Ayan guys, tapos na yun. So ang kulang na lang niya yung effects. So punta tayo rito. Hindi ko pa na ituturo itong detalye na to. Itong buds. Itong talulot. So, distribution tayo ng threads. Flat muna to. Kabila at saka karamelo. Parang yung bulaklak. Flat at saka karamelo. So ibabase nyo rin yung ilalagay nyo sa buds. Sa detalye. Or sa burda na inilagay nyo sa detalye ng bulaklak. Okay? Kung yung karamelo dito, binuo natin to. At saka tayo naghiwalay dito. Dito, ang flat, buburdahin natin sila ng tag-isang buo. Itong detalye na to. Isang buo to, isang buo to. And guys, ganun lang din naman. Madali lang. Bubuuin nyo lang siya. Ito tayo guys. Nagmi-meet na sila. Medyo matigas na. Ayan, ganyan magiging itsura niya. So, ganyan dapat ang magiging itsura niya, ha? Tapos yung karamelo, ganun pa rin. Yan lang ang magiging direction ng karamelo niya. Hello, guys! So, ayan, patapos na. Tingnan nyo. Ayan, so, tapos na yung mga sleeves at saka blouse. Nagawa na rin yung mga effects. Pero, nagtira ako ng mga effects para ituro sa inyo kung paano gagawin. Okay, kagaya nito. Naalala nyo yung drawing na yan? Yung mukhang, ang tawag niya, Kesi? Mukhang coffee bean. Ayan siya guys. So, paano gawin ang coffee bean? Simple lang naman, no? Ayan, mag-cut kayo ng ganyang kalaki na karamelo. Bumilog siya, diba? So, yung panatandaan natin. Ayan. Saka nyo itahi sa dulo. Ganyan. Tapos, yung suksukan niya, yung para sa pinakagitna, ayan, isang ganyan lang nakalaki. Tusok nyo dito. Tapos tahi dito sa gitna. Ayan guys, okay? Dali diba? So, tapos na yung mga parang coffee bean na yan. Tapos ngayon, kung naalala nyo, sabi ko, gusto ko may parang something na magbubuhol sa dalawa na to. Para may ending siya. And guys. So, yan guys. Tapos na tayo dito sa ibabaw. So, ito naman ang gagawin natin. Gagawa tayo ng amor seco. So, they call that amor seco. Makikita nyo kahit sa mga antigo na design. So, guys, let's start making the amor seco. Kailangan nyo ng settings dyan. So, ang gagamitin dyan ay matte na bullion wire. Or mas kilala nating inuod. Guys, mga ganyang kahaba. Para dire-diretso na ang gawa. Ang tansya ko dyan ay 1 inch. Ang uunahin nyo ay sequins. Ayan, ating mga sequins. Tapos, sundan nyo kagad ang inuod. Ayan guys, tapos ibalik nyo sa sequins. Sa gitna ng sequins, ha? Itusok nyo ulit sa gitna ng sequins. Ayan, so magiging ganyan ang itsura niya. Ayan.
atake nyo. Tapos, itusok nyo away. Dito, guys. Oh. Ayan. So, pagkatusok nyo dyan, sukitin nyo dito sa gitna ng inuod. Ayan. Tusok. Ayan. Okay, so, ganun lang din ang gawin nyo. Ayan guys, at least nasundan natin yung flow nung sanga. Tadaan! Ayan. Okay, that's what you call amor seco. So ngayon, gumamit naman ng shiny. So sa design, kung naaalala nyo na sinabi ko na lalagyan ng maliliit na sequins, asensya na. So wala munang maliliit na sequins ngayon. Instead, gagamit ako ng shiny na karamelo, dito natin ilagay. Para siyang ano, antena ng langgam. Ganun magiging itsura niya. Tapos, ayan, diretso nyo lang na ganyan. Hatak. Ayan guys, tapos na yung parang mga anti-antena na yan. Tapos na yung amor seco. So ngayon, gagawin natin to. Yung supposed to be sequins na sobrang liliit, wala pa rin. So, gumamit na lang ng twinkle. Okay? Ganun lang din. Cut-cut muna. Ang style dyan, gayahin mo lang yung nasa opposite side niya, yung direction niya. So kung papasok siya, so dapat papasok din to. Parang sa amor seco lang din guys ang tusok. Ayan. And then, kunin nyo siya dito sa taas. Sunduin nyo siya dito sa taas. Ayan guys. So ganun lang din. Sa may pinakagitna, walang palatandaan kasi hindi to part ng design natin originally. Pero, just be creative kapag gusto nyo pagandahin ng project. Just make use kung ano man yung mga materyales na meron kayo para mas gumanda siya. Guys, ang ginagawa ngayon ay, hindi namin alam ang tawag dito, pero itawag ko ito sa kanila na fight heads. Kasi ganito yung itsura pag pinigahan nyo yung ilong nyo, yung mga lumalabas. Ganyan ang itsura. One eternity later. Finally, natapos din yung ilang araw na pinaghirapan. Sana natuto kayo sa mga technique na naituro ko. So, eto na siya. Ayan. Ang ganda, di ba? So, pwede ba palapit po? Makita mo sa kanila. Ayan, guys. Parang ang simple-simple lang nung dinesign, ano? Pero kapag in-execute na, ang ganda-ganda na. So, guys, nasa execution yan, ha? Nasa distribution of threads yan. Yan minsan, iniisip mo ang simple ng design, pero pagka naiborda, maganda na pala. Tapos, napaka-creative nyo pa when it comes to effects. Ayan, ganyan ang magiging finished product niya. I hope nakatulong sa inyo yung tutorial na ibinigay ko.
sana magawa nyo yung mga puo nyo ng magandang damit din at may-apply nyo yung mga technique sa burda na naituro ko para paggawa nyo tama agad. So, yan na lang muna sa ngayon. And by the way, don't forget to like and share this video and subscribe to my channel, Marky Alonso, para sa susunod na tutorial, mapanood nyo ulit. So, that's all for now, guys, and I hope to see you soon. Bye!